base ko lang. Today is July 2022. It's around 2:30. Paalis na rin ako ngayon. Today is the launching of our Philippine Modernism book and at the same time, the exhibit of all the artists that were featured in the book. Akala ko hindi ako makaka-attend today kasi nga ilang araw na akong hindi nagtulog. Gusto ko talaga ang time ngayon kasi syempre, andun ako sa pinakamahalagang part ng buhay ko bilang artist and sobrang di ko na-expect na mangyayari ito ngayon. Samahan niyo ko. Papahita ko sa inyo kung anong ganap ko din. Kasi para ma-document ko kahit papaano. Pasok na ulit. Yan. Tara tayo sa exhibit. Dami ng tao nga nakaupo doon. So, balik tayo ulit doon. Mahalungkat pa rin natin yun at ilimbag. Maraming salamat sa GSIS. Magandang gabi po sa ating lahat sa paglulunsad ng kanyang bagong aklat na Philippine Modernism. This is a book launch and an exhibition at the same time. We're happy that despite the pandemic, for the first times, to introduce and put record about our Filipino artists. Ganitong paglilimbag ay isa rin sa mga nais gawin ng GSIS Museum. It's my privilege to introduce to you this presenter, the lady artist who is slowly making the name of herself in the Impressionism genre. A lady architect whose works are genuinely outstanding with awe-inspiring landscapes. Also a blogger with countless subscribers and followers. Please welcome the pretty Miss Rachel Rivera. Good evening, everyone. It's my honor to introduce the man responsible for publishing this fantastic Philippine Modernism coffee table book, the man whose artistry is unquestionable. During the days, he was a former senior designer of then boogie jeans and jug jeans. Yes, the popular jug jeans. Formerly the vice president of Genetics Industrial Corporation, the producer of Fubu jeans, Eco jeans, and creator of the popular ladies apparel. The Crazy Lady Jeans. He was based in Hong Kong for 12 years, handling the product development of an American brand, the True Religion Jeans, under a China-based production company, and lately, the PRD manager of Grizzly Junior Jeans, one of the popular kids apparel. Also, he handled several projects, art directing, and copywriting for two advertising agencies, Ace Advertising Index and Great Power Advertising, both Makati-based ad agencies. Ladies and gentlemen, please welcome the author and artist himself, Mr. Lander Blanza. By the way, sir, I would also like to take this quick opportunity to say thank you po. Maraming salamat for giving me the opportunity to be part of the Philippine Modernism Book. Ang silagi ko po sinasabi sa mga kabataang artist din, kasi po ako bago lang din akong artist. 2 years pa lang po ako sa industry. Aside from yung magbabayad ka talaga or magbibigay ka talaga na sabihin natin at say capital, hindi po importante yan. At pinaka-importante dito is the chance na maibigay po sa atin ang mga bigasang artist na katulad po ni Sir Lander Blanza. Thank you God, thank you to my family and to all my supporters for the continued support. Thank you po. Hello. During the days, mga 1980s yun, designer ako ng jug jeans. Gallery si Nemi Miranda doon. Pwede ba akong submit din? Sabi sa akin,
Tinignan ako ng mula unang noon pa. Tapos parang may look ko. No? So, after that, parang iniwanan ko na muna yung pagiging artist. Nung nandun ako, sabi ko, pag-uwi ko, gagawa ako ng libro. Yan po ay didistribute natin mula Luzon hanggang Mindanao. Ginagamit ko naman yung kaalaman ko sa copywriting and advertising. So ginagamit ko po yung kaalaman ko para magkaroon tayo ng libro at pasasabag din tayo sa mga supportang mga senior kagaya ni Sir Raul, Sir Al, Andil, Sir Romy, mga bata. Oh, makakasama ako din na ganito. Makakasama ako sa libro. Okay, meron din na eskwelahan mula Luzon hanggang Mindanao. Hanggang MSU University, meron po tayo. Dumaguete, meron tayo. UP, meron tayo. UE, meron din tayo. UST, meron din katato. Walang matitira sa atin. Ipaninigay po natin sa museum, registered na galleries. Universities and colleges that offers fine arts, architecture, at saka graphic designs. Libre po yun na pinamimigay natin. Kaya palakpakan po natin yung sarili natin. Publication ng libro ay malaking bagay ang ginawa ni Lander. Magiging dahil mga artist pagdating ng panahon. Wala man tayo dito sa mundo. Magsisending reference ng mga susunod na artist sa dating ng panahon. Maraming salamat po. Ang hapon po sa inyong lahat. Naway na-inspire ng author historian, Landar Blanza. Sumulat siya ng libro sa loob ng pandemic. Una, sumulat siya ng libro ang title ay Alphabet of Contemporary Filipino Artists. Second, Modernism. Ito ba ang ismo? Ito ay practice na naiiba. Ito ay system of philosophical system of the faculty of reasoning, obtaining knowledge, wisdom of knowledge, speculation, and perception. Upcoming artists. Isang bagay, yan ang nagawa ni Lander. Talagang support yan sa mga artists. Okay, so congratulations, Lander, for the job well done. Thank you. Hello. Galing nito, promise. Ano po? Meron po yung tunog. Napipirmahan na mga
libro kasi pinipigta ko na kanina si Sir, yung ibang mga artist, ito si Sir, si Sir Raul Isidro, para pima tayo sa kanya. Nakakatapos lang ng event namin for today. Siyempre unang-una, nagpapasalamat ako kay God for giving me the talent na meron ako ngayon. Kasi kanina, nagkaroon ng introduction muna. Sir Lander, syempre, ako inaasahan na bibigyan ako ng introduction din na maganda from Ma'am Elord na Jing. Thank you so much, Ma'am, at sobrang bait niyo ni Sir Lander. At kung akala inaabot ako sa ganito na yung pangalan ko, yung mga artworks ko may inalagay sa isang book like Philippine Modernism Book, but sobrang ay ako iyak. For me kasi it's a great milestone. Medyo emotional ako, guys. So, kasi I am so blessed na naging part ng ganitong klase ng pagkakataon. Kasi hindi lahat nabibigyan ng ganitong opportunity. It is worth na yung pinaghirapan ko. Kasi hindi madali. May iba inang taon. Pero ako matagal na naman ako na nagpipinta. Pero since iba na rin kasi yung course ko, nag-iba na rin ako ng background na work. So, itong pagpipinta is nakalimutan ko na hindi ko na nabigyan ng pagkakataon na bumalik ulit. Pero, dumaan yung pandemic at doon ko talaga na bigyan opportunity again yung sarili ko na buksan yung pangmamahal ko sa sine at ang mga artist na kasali dito at napakaganda ng mga artworks. Ayan, sa likod ko. Ayan, lahat ito yung mga kasama sa exhibit at kasama sa book. Hindi lahat nakapunta. May mga iba rin artists na hindi naka-join. Pero congratulations sa lahat. That's all for today, guys. I hope nag-enjoy kayo. At magkakaroon ako ng another vlog. Is titignan natin yung mismong book. Thank you so much sa lahat ng support. At please subscribe to my channel. Dito yung link. Lalagay ko na sa description box. At patuloy nyo kaming supportahan, guys. Lahat ng mga beginners or hindi beginners. At if you have any questions, guys, please comment down below at sasagutin ko yan, especially doon sa mga bata na minsan nahihingi or nagme-message sa akin ng mga guide about it.